kanan ako diyan. Sa kanan. Tuluhan lang mo yan ng diretso na. Ave Maria. Ah, ito, ito, ito. Uy. Kaya mo yan, Lance. Wait. May dala ka namin. Hello guys, welcome back dito sa ating munting channel. For today's video, nandito po tayo sa Baseco Beach. So yun ngayon, eto na ang Baseco Beach. Marumi pa rin siya. Ayan, kung makikita nyo, ang dami pa rin lumulutang na basura. Pero kung i-compare mo siya sa dati, ito talaga para siyang ano, basura na nagkaroon ng dagat. But as of now, ayan, makikita mo na yung tubig. Dati talaga as in puro basura siya. Nasa ilalim yung mga basura. So hindi pa talaga siya totally malinis. Hindi ko alam dun sa side na yon na ang daming naliligo. Siguro dun yung part na medyo malinis, kaya marami-raming tao dun. Ayan. Itong Baseco Beach daw, other side nito is yung Manila Bay. Parang part pa rin siya ng Manila Bay. Pero sa pagkakaalam ko, itong Baseco Beach talaga noon ay sobrang daming basura. As in, para siyang basura na nagkaroon ng dagat. Ayan, makikita nyo dyan sa may likuran ko. Maraming naliligo guys. Hindi ko lang alam kung sa part na yon ay siguro medyo malinis kaya dun sila yung mga tao naligo. Pero dito sa part na to na nakikita ko, ito dito, makikita mo na may mga basura pa rin sa ilalim. Although hindi na siya katulad daw ng dati. So yan, nandito ako ngayon, nakaupo kami dito sa may mataas na mga bato-bato. Hindi ko alam anong tawag nila dito. Pero ayan, umakyat kami dito ni Lance para mapakita ko sa inyo yung view sa baba. Ayan. And ayan yung itsura niya, guys. Nandito kami sa may batuhan. Ayan si Lance. Lance, dito ka lang. May pasayaw pa siya. Oh, ha? Makikita mo na rin yung batuhan ni, eh. Medyo malinaw na siya, eh. Pero may mga basura pa rin. Ano si kuya mo? May mga tao sa banda doon. Sa dulo, guys. Di ko na kayang pumunta doon kasi takot ako sa heights. And medyo mataas yung batuhan na to. Punta tayo dun sa part na maraming naliligo. Tingnan natin kung malinis-linis yung tubig doon, bandak. So, ayan sa part na to na maraming naliligo. Medyo malinaw na nga yung tubig. Natutuwa si Lance na nakakita siya ng dagat dito sa Maynila. Kasi ang alam lang namin ng mga dagat, mga Cavite, Batangas, yun.
Pero akalain mo yun, sa Maynila may dagat pala na ganito. Kailangan lang alagaan. May mga tao sa banda dun, oh. Dun, oh, ayan, oh, may mga tao. Ayan. Pero guys, di ko kayang pumunta dun. Natatakot ako kasi delikado. And medyo mataas yung bato na yan pag susubayin mo, kaya pasensya na, hanggang dito lang tayo. At least may nakikita ka ng buhangin eh, and bato-bato, shells. So nakakatuwa guys, ayan o. May mga shells na. Yung buhangin niya hindi yung pino, pero at least 'di ba? Dati as in wala kang makikitang buhangin kasi puro basurang makikita mo. Pero pinapaalala sa lahat na hindi pa po ligtas paliguan ang Baseco Beach. Sa mga buhangin, wala na masyadong basura, pero makakakita ka pa rin ng pailan-ilan yung mga maliliit na basura, like balat ng candy, mga plastic na nadurog. Si pasalbabida dyan, for rent yata yan. Bibigay tayo ng update. Merong nag-comment dun sa last video ko na punta raw kami ng Baseco, dun sa last video natin. Merong mga nagre-request na pumunta kami dito sa Baseco Beach para makita yung update about Baseco Beach, kung ano na raw ba yung nangyari simula nung in-implement yung rehabilitation ng Manila Bay, kasi part pa to ng Manila Bay, or ito yung other side ng Manila Bay. And sabi nga nila, itong Baseco compound ang isa sa mga contributory, or isa to sa pinagmumula ng mga basura na napupunta doon sa Manila Bay. So yung unang araw na pinatupad yung rehabilitation, yung paglilinis dito, sabi nila hindi bumaba sa 300 na sako ng basura yung nakuha, at halos 20 trucks ng basura yung napuno nila dun sa unang bugso ng paglilinis, unang bugso ng mga tao or ng mga volunteers, or ng mga volunteers sa paglilinis dito sa Baseco Beach. Meron din naman talaga siyang in-improve guys, and ang laki ng improvement. Kung dati para siyang basura na nagkaroon ng dagat, ngayon makikita mo na yung tubig, hindi pa siya ganun kalinaw. Actually, mahalata mo na medyo talagang marumi pa. And dun sa bandang yon, sa bandang yon ng may bato, ito guys, yan yung inakyata namin kanina ni Lance. Sa other side niyan, sobrang ma-brown, ma-brown and ma-green-green. Hindi mo makikita yung ilalim kasi nga malabo pa yung tubig. Pero dito sa side na to, ito yung malinis kung saan pinapaliguan na siya. Ayan, nakikita nyo may naglalagay ng tent doon. Okay lang.
lang naman na i-enjoy ng mga tao yung dagat. Pero sana magkaroon ng disiplina na pagkatapos kumain, itapon yung mga basura sa tamang tapunan. At kung pwede, bitbitin na lang nila. Kasi walang basurahan sa paligid, guys. And wala kang makikitang basurahan sa paligid. Hindi katulad dun sa Manila Bay. Walang basurahan. So, anong ine-expect natin? Hindi natin alam. Kasi may mga taong nagpipiknik, nagdadala ng pagkain. Siyempre, mga plastic basura. Sana bitbitin na lang nila yan. Pauwi yung mga basura nila. Hindi naman siguro ganun karami. At kahirap gawin yun. Yan si Lance talaga, sobrang enjoy siya. Gusto niya maligo, pero ayoko payagan since hindi pa nga talaga siya safe yung tubig. Para sa akin, dapat isarado muna talaga itong Baseco Beach. Kasi hanggat may mga taong nakakapasok, yung iba nagpipiknik, nagdadala ng pagkain, syempre, anong kasunod niyan? Basura ulit. So, sana pagbawalan muna talaga at meron sana talagang bantay. Para talagang walang makapasok na tao muna. Kasi wala namang masama na i-enjoy ng mga Pilipino tong dagat na to. Sa atin to eh. Dapat nga ang mga Pilipino yung unang nag-e-enjoy sa kung ano yung meron yung Pilipinas. Katulad ng Boracay. Tourist spot siya sa bansa natin pero maraming Pilipino ang hindi pa nakapunta ng Boracay. At isa na ako dun. Isa pa, yung mga pagkain sa dagat. Katulad ng mga malalaking sugpo, lobster. Alam nyo yun, yung mahal sa palengke. Sa totoo lang, hindi yun mabili ng ordinaryong Pilipino. Kahit kami, bihira kaming makakain nun eh, kasi diba mahal. Pero ang yaman ng dagat ng Pilipinas. Tignan nyo yung Boracay, Coron, Palawan. Marami pang iba, Samal Island. Kakalungkot lang na hindi tayong mga Pilipino yung nakikinabang dun. Kung ordinaryong mamamayan ka lang ng Pilipinas, hindi ka basta-basta makakakain or di ka basta-basta makakapunta sa mga dagat na yon. Pero unang-unang dapat nag-e-enjoy ang mga ganong bagay is yung Pilipino dahil ito yung bansa natin eh. Kaso lang kasi sa totoo lang, talagang minsan ang Pilipino kulang sa disiplina. Pisama ako dun. Katulad niyan, di ba? Sana ngayon na nakita nila yung pagkakaiba. Sana ngayon na nakita natin yung pagkakaiba ng Baseco Beach, ng Manila Bay. Sana maging madisiplina rin tayo and makiisa, lalo na yung mga residente na malapit dito. Kasi talaga guys, ito pag naging tourist spot to, unang-una silang makikinabang dito. Nagtitinda sila ng mangga. Gusto ko sana eh, kaso lang hindi natin alam kung saan nila hinugasan yan. Napakayaman ng bansang Pilipinas sa natural resources. And sana one day, enjoy ng mga Pilipino yung totoong ganda ng Pilipinas. Hopefully, maraming makisama dito sa in-implement ng ating Pangulong Duterte. Nililinis niya yung Maynila ngayon. Hindi mo akalain na pwede pala, nakaya pala. Sino ba ang magtatamasa nito pagdating ng panahon na maging tourist spot na to, maging sobrang linis na marami nang makukuhang lamang dagat, healthy na kainin yung mga lamang dagat. Diba, tayo rin mga Pilipino, sila rin lalo na yung mga malapit na residente dito. Kaya sana makiisa yung lahat. Quezon City kami guys, dito na kami lumaki. Si Papa is from Zamboanga. And si Mama is from Davao. Yes, kababayan Duterte. Hindi ko akalain na may dagat pala sa Maynila. Ang alam ko lang na dagat, Batangas, Cavite. Yan yung alam ko na malalapit na dagat. Zambales, Subic, yan. Pero Maynila, akalain mo, meron palang ganito ang Maynila. Sobrang nakakatuwa. Lalo ako yung taong mas pipiliin ko yung beach kaysa mag-mall.
buntong pa rin to ng Baseco Beach. Ayan, ito yung talaga maraming basura pa. Itong side na to, hindi pa nalilinis. Dun yung papunta sa may Baseco Beach. Ayan. Tapos sa paligid kasi, ayan o, maraming mga bahay, guys. So kung hindi talaga makikisama yung residente, kahit anong linis na gawin dyan, wala. Jesus saves!